Paano magkaroon ng lakas ng loob? Paano magkaroon ng sapat na lakas ng loob para makapagpundar ang sariling bahay sa kasalukuyan mong sitwasyon? Ako po si Natalie Concha, a licensed real estate broker and appraiser. Sa 12 taon ko na nag-assist ng mga buyers, mapa OFW or locally employed, karamihan hindi talaga agad makapagdesisyon na kumuha ng bahay at lupa dahil may takot o pangamba dahil sa long-term na bayarin. May iba-ibang klase ang buyer. Umpisahan natin sa mga magjowa. Gusto nilang bumili ng property kasi paghahanda nila para sa kanilang pamilya. Kaya lang ang sasabihin nila, ate, bibili po kami ng bahay pagkatapos po namin magpakasal. Nung natapos silang magpakasal, pagbalik ko at pagkausap ko, ang sasabihin nila, ate, kasi nabuntis po ako eh. So, unahin ko po muna ang panganganak. Pagkatapos niyan, nanganak, sasabihin nila, ate, pagkatapos na lang ng binyag. Pagkatapos ng binyag, ang isusunod naman nilang idadahilan ay pagkatapos po ng first birthday celebration ng aking anak, magpapareserve na talaga kami. Nung natapos ang first birthday, nabuntis na ulit. So, ganun na lamang po ang nagiging senaryo namin na laging mayroong dahilan kung bakit nauudlot ang pagbili ng bahay. May mga nakakausap din ako na sinasabi nila na unahin po muna namin na bumili ng aming sasakyan. Yung iba ay mag-iipon muna ng pera para pang down payment dahil gusto daw nilang i-cash. O kaya mag-iipon ng pambili ng buong pangbayad ng TCP dahil ayaw nilang magbayad ng may interes dahil mas mahal daw kapag ka mayroon pang interes ang bangko o si pagbili. O unahin muna nilang mamili ng mga gamit kasi mas mura daw yung mga gamit. Yung unti-unting gamit ba sa bahay nila? Yung gusto daw nilang bumili kasi yung mas malapit sa Manila o sa Makati. Kaya pansamantala, uupa na lang muna kami kasi gusto namin yung malapit lang eh, sa aming trabaho. Kaya lang ay nais ko pong i-share sa inyo na ang value po ng property ay hindi po naghihintay sa atin. Ngayon, kung ang value ng property ay 1.5 million ngayong 2020, sa 2021, na sa feeling ninyo ay handa na kayo, hindi na po ito 1.5 million. Maaaring ito ay 2 million na or 2.3 million. Kung sinasabi natin na pagkatapos na lamang po ng kasal, kung magpapatuloy po ang ating sinasabi na pagkatapos na lamang ng mga expenses na ito, ay hindi po nauubos ang expenses natin. Kung mag-iipon naman po tayo ng pera para pambayad ng buo sa down payment, baka ang property na inaalok sa inyo ay ubos na din. Mas maganda pong mag-invest ng property na nasa pre-selling stage pa lamang. Dahil una, mas mura po ito. Pangalawa, hindi nyo kinakailangan mag-ipon ng buong pang down payment. Kasi may binibigay ang mga developers na term of payment para dito. Ang tanging nyo lamang gagawin ay magbayad ng reservation fee. It's either 10,000, 15,000 or 20,000, depende doon sa bahay na inyong mapipili. Ang atin naman pong down payment ay hindi rin naman cash kapag ka-pre-selling. Kahit na nga ito ay ready for occupancy, ay may terms of payment din. Kalimitan kapag pre-selling, 9 months, 12 months to pay, 15 months, meron pa nga developers na nagbibigay at nag-offer ng 24 months to pay. Hindi rin naman po ganun kamahalan ang interest na ino-offer ng bangko at ni Pag-ibig para hindi po natin kayanin ang ating budget. Bukod sa ang atin pong mga real estate brokers and salespersons na nakakausap, ay magbibigay naman po at mag-offer sa inyo ng property na papasok sa inyong budget. Ang problema sa mga inuuna naman ang pagbili ng kanilang dream car at saka yung mga gamit sa bahay, hindi po ba mas maganda na unahin natin ang ating bahay at lupa na ipundar bago ang ating mga ilalagay? Lalo sa panahon ngayon na bawal naman ipark ang mga sasakyan sa kalsada dahil hinuhuli at itinutow na. Ang atin po mga gamit sa bahay ay kinakailangan naman na saktan
gasto doon sa space ng iyong tahanan. Kung bibili ka ngayon na nangungupahan ka, baka hindi ito swak doon sa iyong bibilhing bahay sa hinaharap. Personal experience ko po, kaya ako ay mayroong lakas ng loob na kumuha ng property ay ito. Una, kapag ikaw ay may binabayaran, may additional kang expense sa iyong buhay, ikaw ay magdodoble ng trabaho sa buhay. Magpupursig kang maigi sa iyong trabaho, magsusumikap kang lalo dahil ikaw ay may babayaran. Pwede po nating maging hugot, additional hugot sa atin na mayroon pa akong babayadan bukod sa bayarin sa aking bahay, mga basic needs ng ating pamilya, ay mayroon pa akong isa pang property na dapat kong bayaran religiously. Bakit hindi po natin subukan na maging hugot din ang pagbili ng bahay para tayo ay lalong magsumikap sa ating buhay? Kung minsan sa pagpupundar, kinakailangan lamang talaga ng punong-puno ng lakas ng loob, ng tiwala sa iyong kakayahan. Dahil nasisiguro ko na hindi naman po tayo mazizero sa ating trabaho. Kung halimbawa man na dumating sa panahon na medyo parang nangangamba ka na ang iyong trabaho ay baka bumagsak, atin din pong pakatandaan na ang ating pong sweldo ngayon ay maaaring swak lang, panapat sa ating expenses. Plus, idagdag na rin po ninyo yung pang-monthly amortization. Kukuha ka naman ng bahay, yung maliit lang muna, yung kasya, at kayang-kaya lang ng bulsa. Lumilipas po ang taon, habang padagdag ng padagdag ang taon, ay tumataas din naman po ang ating sweldo. Nais ko pong i-share sa inyo ang isang property dito po sa Carmona. Dito pong Carmona Estates. Noong panahon na ito ay pre-selling period, ay nasa 2,500 per month lamang. Pero sa mga panahong ito ngayon, after mga siguro ay nasa 10 years, wala na pong nabibili na 2,500 dito sa Carmona. Ang pinakamaliit na lang po dito na monthly amortization ay nasa 10,000 pesos per month. Kasi dahil nga nag-appreciate ang value ng property over time. Pero ang atin naman pong income, noong pong panahon na ako ay bumili doon, na gano'n ang halaga na nasa 2,500 per month, hindi naman na po ngayon gano'n lamang ang aking sinusweldo. Habang tumatagal, ay tumataas rin naman po ng tumataas ang sweldo. Kaya nasisiguro ko po sa inyo na kung kayo ay maglalakas ng loob ngayon na bumili, syempre, medyo ang ating budget ay talagang tight na tight. Pero paglipas po, nasisiguro ko po sa inyo na paglipas ng mga ilang taon, ay luluwag-luwag na rin po yan. Kasi tumataas po ang ating income. Every year, mayroon kayong increase sa inyong sweldo. O pagpalagay na natin na hindi po every year. Pero nasisiguro ko po sa inyo na nag-i-increase po ang ating salary. Tama po? Tandaan po natin ito. Ang presyo po ng bahay at lupa ay tumataas. Ang atin din naman pong sweldo, kung kayo ay empleyado, ay tumataas din. Tandaan po natin na ang ipupundar naman po nating bahay ay hindi lamang para sa atin. Ito ay para sa ating pamilya. Bukod sa ito ay basic need, isipin na lang din po natin na regalo natin ito sa ating sarili. Sa araw-araw na pagod natin sa ating trabaho, ang makita ang iyong asawa at mga anak na mayroong matatawag na sarili nilang paraiso. If you have questions, please click the message button below now at tutulungan ko po kayo. May your dream home come true. God bless.